Sir Michael, kumusta po kayo? Nakausap na po ba si Andre or si Sophia after po mag-post niya at saka po ni Sexbomb IZ? Regarding kay Sexbomb IZ, wala na kaming communication doon. Pero kay Andre, nag-chat-chat lang kami, tapos binibiro ko lang siya. Biro-biro lang. Tapos, ayun, nung nakita ko nag-post siya, nung nag-reveal na siya ng kanyang yung as Sophia na, edi wala naman akong ibang naisip na masama doon sa ginawa niya. As long as siya yun eh. Wala na akong magagawa doon. Ayun. Nag-viral po kasi, wait, kamakailan kagabi, no, at saka hanggang ngayon pinag-uusapan yung naging post ni Sexbomb IZ, tapos yung naging sagot ni Andre o ni Sophia tungkol dun sa nanay niya. Kayo po, kumusta ang relasyon nyo ni Andre o ni Sophia? Kami naman ni Andre, edi parang, ano na, para kami magkaibigan lang. Magkaibigan kami. Pero, nandun pa rin yung as pagiging tatay, nandun pa rin naman yun. Pero yung bilang tatay niya, parang ano namin, para walang ilangan or ano, parang magkaibigan kami, parang usual ng ibang ginagawang parents, parang ganun. Kailan po kayo huling nagkita, I mean, nag-bonding bilang mag-ama? Kailan ba ito? Mga month off. Kasi busy rin kasi siya eh. Lagi ko siyang sinachat. Sabi ko, uwi ka muna dito, ganyan-ganyan. Tapos minsan naman, pag ako naman ang pupunta sa Manila, siya naman yung hindi siya available. Kasi nga may mga gigs din kasi siya eh. Tapos, ang huling, alam ko huli naming bonding, mga nitong year lang daw, mga January, February ganyan, kasi nung umuwi siya dito sa Quezon Province, nag-TikTok lang kami. So parang it runs in the blood po, no? Kasi kayo po dancer din po kayo, 'di ba, Sir Michael? Almost 16 years ako nag-work sa Itbulaga eh as dancer. Buong kabataan ko, doon na ako eh. Ano pong grupo nyo? Ano, bali, ang naging grupo ko doon, yung kay Ma'am Joy, Joy Cancio, yung sex ma'am. Yung Dance Focus. Isa lang naman isa lang din na may-ari ng Dance Focus eh, si Ma'am Joy din eh. Si Ate Joy, Jocelyn Cancio, yun. Ah, okay. So, parang si manager kayo ng sex ma'am. Yes. Kaya lagi kami nagkakasama dati doon. Nakita ko rin po sa post nyo na parang recently nag-post kayo, parang todo support kayo kay Andre, na sabi nyo, dalaga na yung anak ko. Gaano po kayo ka-supportive dito sa pagiging drag queen ngayon ni Andre o ni Sophia? Kasi narinig ko yun. Naririnig-rinig ko yun doon sa mga... Actually, meron kasi kaming ano dito. Meron kasi akong business dito sa probinsya, which is parang siyang comedy bar. Nag-put up ako ng comedy bar dito sa Quezon Province. So, sanay na rin kasi ako dun sa ano eh. Sanay na rin ako sa mga attitude ng mga bex, yung mga ganon. Siyempre, alam ko na rin na naririnig-rinig ko rin naman sa kanila na, Kuya, si Andre, nakita mo ba? Ano ba yon? Yung ano siya, nag-drag? Sabi, okay naman yun, ha? Sabi ko gano'n, masama doon na, sabi ko gano'n. E di yun, nung nag-post siya, e di, sinuportahan ko siya, sabi ko, dalaga na yung anak ko, pwede nang ilaban na Miss Gay International, sabi ko, nagbiro pa nga ako, sinong pupusta? Parang gano'n. So, syempre, tanggap ko yun, dahil, ano naman siya eh. Kasi actually, bata pa naman, syempre, as tatay, ramdam mo yun eh. Diba? Kahit nagsusuot siya ng panlalaki, sabihin mo, hindi niya sabihin sa akin, kahit hindi niya aminin, alam ko sa sarili ko yun. Tinatago ko lang na ganyan. Siyempre, dumating na yung nag-mature na yung tao, dumating na yung tamang panahon para
Lapasin yung sarili niya. Siyempre, mahirap namang kimin yun. Sa inyo po, nag-out po ba siya sa inyo? Kinausap niya kayo na, Papa, ito ako. Nag-out po ba siya sa inyo personally as in yung seryosong pag-out? Parang kung nag-ano siya, nag-open up siya sa akin na ganun siya. Opo. Hindi na eh. Pero alam ko na na ganun siya. Mm-mm. Ayun. Kaya siguro hindi niya kailangan na... Kasi siguro nung una, baka naiilang siya sa akin kasi ang mga ano kasi... siguro naiilang siya sa akin dati dahil nang... Kasi dati na baka masaktan ko siya, ganun-ganun. Kasi nagbaboxing-boxing din ako mga ganun-ganun. Tapos mga astig-astig din kasi ako eh. Dahil unang-una, yung nature ng sayo ko is parang mga breakdancer, yung mga ganun. So, dati, tanda ko pa yung bata pa yan, tinuturuan ko ng mga breakdance pa yan. So, parang nililiit ko ng konti kasi alam ko eh. Sabi ko, ramdam ko itong bata ito, may ano ito eh. Medyo malambot eh. Hindi tinuturuan ko siya, kaya pala, wala siyang, hindi siya interesado doon sa mga bagay na gano'n. Dahil, so, hindi ko napinush, sabi ko na ko, ito na nga yun. Yun na. Pero yun nga po, kasi parang si Andre din, parang siya yung literal na pinalaki ng sex bomb eh. Diba may ganun pong ano kataga ngayon na yung generasyon na pinalaki ng sex bomb. Si Andre literal na pinalaki kasi nanay niya, sex bomb dancer. Oo. Yun talaga yun. Kasi ako, actually, ngayon lang ako nagpa-interview. Hindi naman kasi ako lumalabas-labas sa ganito. Kasi parang siyempre, gusto ko lang din naman yung tahimik lang din yung ano ko. Yung simple lang kasi ako. Pero nung last time na nasa trabaho ako sa Ikbulaga, hindi ko ano dapat pagawa sa akin. Ginagawa ko lang din. Pero katulad nga na ito, siyempre, kaya nagpa-interview rin ako sa inyo, sa'yo, kasi siyempre, para kahit pa paano, marinig din yung side ko. Kumbaga, saka kahit pa paano, yun na lang yung may bibigay kong tulong sa anak ko eh, yung supportahan siya. Anong reaction niyo? Nabasa niyo po ba yung post ni Sex Bomb Icy tungkol kay Andre? Hindi ko masyado nabasa kasi parang hindi naman ako naging interesado eh. Kasi una-una, but ano bang kailangan mo pa i-explain eh, yun na yung anak mo. Kung ano man yun, eh, hindi ko na binisisipa. Basta ako, ang alam ko, tanggap ko yung ano ko na ganun siya. Kaya hindi ko pinapansin yung ganun. Hindi ko na pinapansin. Pero nagsasabi sa akin, edi, hindi ko na tinignan. Ayoko na lang tingnan. Mm-mm. Pero sabi nyo nga po, wala na kayong, hindi na kinakapag-usap ni Izzy? Hello? Na hindi na kayo nakapag-usap, wala na kayong communication ni Izzy o nag-uusap pa rin po kayo tungkol kay Andre? Wala na talaga. As in, wala na talaga. Simula nung nagkaroon na siya ng siyempre, ng partner na asawa. Yun, wala na kami ng communication. So, parang ano na lang, kami dalawa na lang talaga. Kung si Andre na lang talaga, ganun. Kasi unang-una, ayoko naman makagulo pa dun sa iba sa tao. Pero kayo po, Sir Michael, may sarili na rin po ba kayong pamilya dyan sa Quezon? Ano, may partner ako. May partner na ako. Almost 2 years na. Ano pong pinakakaabalahan niyo dyan sa Quezon? Meron akong farm ng baboy, mga ganun. Kasi yun, basta more on sa, ano, ako, sa farming. Meron akong yung mga alagang baboy, may farm ako ng baboy, tapos may mga alaga akong mga aso, tsaka yung mga, yung ano ko ngayon, pinagkakalibang ako ngayon, yung mga racing pigeon.
And then, ito nga, itong tinutap namin ng kapatid ko na comedy bar dito sa Quezon. Ah, okay. So may comedy bar. Tapos sumasayaw pa rin po kayo kahit papaano. Nagko-koryo-koryo pa rin kayo dyan. Sa ngayon, hindi na eh. May mga tawag sa akin before, pero hindi ko na siya masyadong nag-grab kasi parang naiba na yung after nung pandemic kasi nag-stop talaga ako pandemic eh. Mm-mm. Tapos after no, parang na siyempre sobrang tagal ko sa trabaho sa Manila. Nung nakapagpahinga na ako nung nag-start yung pandemic, tapos parang hindi ko na na-miss yung pagsasayaw. Mm-mm. Yo, pero minsan-minsan naman na pag halimbawa may mga kaibigan na gusto magsayaw, tapos gusto ko kasama yun. Masayaw-sayaw naman din. Pero yung parang magtatrabaho pa as choreographer, parang hindi na eh. Nawala na eh. Mm-mm-mm. So, ilang years po kayong dancer? Kumbaga, Sir Michael, mula nung Itbulaga nga hanggang naging po kayo. Nag-start ako nung pagsasayaw sa TV. Ano ako, 19 years old eh. So, ano ako ngayon, 42 years old na ako ngayon. Nag-stop ako 2020. March 22, 2020. Yun, yung stop ng ano ko. Oh, ang tagal din. Almost ano rin ha? Almost, mahigit 20 years. Almost 2 decades. Yes, oo, almost 2 decades. Oo. Siguro ngayon, Sir Michael, ito ng pagkakataon nyo. Ano pong mensahe ninyo para kay Andre? Na grabe rin yung suporta na binibigay sa kanya ngayon ng LGBTQ plus community. Kayo po bilang ama niya, ano pong message nyo sa kanya ngayon? Ang message ko sa kanya, para sa akin, basta as long as hindi siya gumagawa ng masama sa kapwa niya, tuloy niya lang yung pangarap niya kasi siya lang naman yung makagawa nun. Kasi syempre, malaki na siya. Tsaka, hindi naman kami nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Kung ano yung choices niya sa buhay, dito lang naman ako para sumuporta sa kanya. Masaya ako sa ginagawa niya. As long as hindi siya nakakasakit ng tao and wala siyang inaagrebyado, dito lang ako para sumuporta sa kanya. Ayun. Gaano po kayo ka-proud ngayon kay Andre or kay Sofia sa pagiging drag queen niya? Actually, nagtampo ako ng konti eh. Kasi, bakit? Ano? Kasi dapat sinabi niya yung ano na magsusupiya siya. Kasi dapat ako nag-isip ng pangalan niya. Na pambabae. Ano ba naisip yung pangalan niya, if ever? Hindi ba, na ginawa niya na lang yun na ano, Andrea, para dikit na sa pangalan niya. Napanood niya po ba siya mag-drag? Joke, nag-joke lang ako, nag-joke lang. Ah. Napanood niya po ba siya mag-drag dito sa Manila? Oh, actually, yung mga kasama niya is nakasama ko rin before. Mga naturuan ko rin. Na kaya kilala ako ng mga ano, ng mga nakakatrabaho niya. Sabi, ay si ano, Kuya Mike, okay naman dito si ano, si Sophia. Sabi nga, oh, okay, sige. Pahala na ko sa kanya, basta ano na lang. Guide niyo na lang ako. Kasi nga matagal din ako naging choreographer sa Itbulaga. So yung mga competition na mga ganyan, tapos naging stage director din ako before. So, kaya lahat ng mga performer na nagpe-perform sa mga ganyan, siyempre nag-TV rin naman yung mga sila pag lumarakit eh. Kaya kilala rin nila ako. May chance ba, Sir Michael, na mag-collab kayo ni Sofia? Ay, ni magsama kayo sa isang collab dance o sa stage? Depende kung kaya ko pa. Ayun yung tanong ko eh. Kaya kasi, niyo pa naman, Sir Michael! Tingnan natin. Pero sa palagay ko sa ngayon, hindi pa eh. Hindi ako ready. Siguro pa, pwede naman, papalakbak na lang ako sa kanya. Sige. Kailan pa huli kayo nagkita ni Andre? Kailan pa kayo huli nagkita? Last February pa? Oo, January mga ganun. Kasi nung
last year lang, nung year na to na umuwi siya dito. So napanood niyo na po siyang nag-drug noon nung January, February. Ano po? Napanood niyo na po siyang mag-drug noon, mag-drug queen. Sorry, hindi ko marinig. Na napanood niyo na po siyang mag-drug show noon nung January, February. Hindi ko pa alam eh na nagda-drug siya. Dito ko lang siya talaga actually nalaman na nagaganon. Nagda-drug. Pero nakikita ko siya sa mga TikTok na nagbibisa ng babae. May mga minsan sa TikTok, nagbibisa ng babae. Tapos meron pa nga siyang post eh. Biniro ko siya eh. Sabi niya, pwedeng boyfriend, pwedeng girlfriend. Sabi niya ganon. Pero yung picture niya, eh sabi ko, parehas sabi, ika ko. Yung parehas, parehas, kumbaga, parehas, guwapo yung isa, yung isang maganda, di parehas ka ako. Biniro ko siya, dito lang weekly yun. Pero yung regarding dun sa issue nung kay sa mama niya, eh, hindi wala talaga, actually wala talaga ako sa DJ. Hindi kasi nga ako nagpag-alam ko may mga ganun din ako nangangailam. Okay Ayun. lang po yan. Naku, Sir Michael, maraming maraming salamat po sa oras at panahon ninyo. We appreciate your time po para mag-speak up para kay Andre or kay Sofia. Maraming maraming salamat po sa tiwala, Sir Michael. Okay, sige po. God bless po sa inyo and God bless more po. power sa Opo. show niyo. Ay,